Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay na muling ibinahagi sa atin ni Eureka Gale. Kaya simulan na natin. Kamusta Jasper? Ako uli ito, si Eureka. Pero sa pagkakataong ito, ang ibabahagi kong kwento ay karanasan mismo ng aming bunsong kapatid. Last year lang ito nangyari, noong March 18, 2019. Nangyari ito sa isang eskwelahan sa lungsod ng Cavite. Hindi ko na ito papangalanan para na din sa privacy nito. Guru kasi yung kapatid ko at ang tinuturuan niya ay mga grade 6 at 7 student. Ang classroom naman kung saan siya nakadestino ay sa pangatlo pang palapag. Araw ng Lunes nang pumasok siya sa trabaho. Lumipas ang maghapon at huling klase niya na sa araw na yon. Alas 4:30 hanggang alas 5 ito ng hapon. Bali habang nagtuturo daw siya, bigla daw siyang may napansin sa pinakalikuran ng mga estudyante niya. May tatlong bata daw dito, dalawang lalaki at isang babae. Pero hindi niya daw ito pinansin at nagpatuloy lang siya sa kanyang pagtuturo. Subalit hindi niya daw maiwasan ang muli itong tignan. Kitang kita daw ng dalawang mata niya na nakatingin ito sa kanya at nakangiti. Bigla daw itong naglikot at takbo na ng takbo. Pero di niya pa din ito pinapansin dahil baka matakot yung mga estudyante niya. Nang matapos ang klase niya ay naiwan pa siya mag-isa sa classroom dahil meron pa itong importanteng gagawin. Dahil nakikita niya pa din ang mga bata ay doon niya na naisip na kausapin ito. Tinanong daw niya ang mga ito ng "Ano bang gusto nyo? Bakit ang kulit nyo? Di ba dapat nananahimik na kayo? Hindi na kayo pwede sa mundo namin eh." Habang nagsasalita daw siya, ang hindi niya alam ay nakita pala siya ng co-teacher niya. Sinabihan daw siya nito ng "Hanggang ngayon, nakakakita ka pa rin? Akala ko hindi na kita makikita o maririnig na nagsasalitang mag-isa. Akala ko tuluyan ang nagsarayang third eye mo." Hindi naman daw nakakibo yung bunso namin hanggang sa paglabas nila ng eskwelahan. Nang makauwi ito sa bahay ay nagkwento siya kila mama ng pangyayari ng araw na yon. Simula nun ay hatid sundo na siya ng mga kuya namin pagpasok at pag-uwi galing sa eskwelahan kung saan siya nagtatrabaho. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang kababalaghan ay hindi na muli ito nasundan. Kaya ang akala niya ay hindi na muli ito mangyayari. Subalit meron pa palang mas nakakatakot na magaganap. Pagsapit ng katapusan ng Marso, araw ng Sabado, dahil may event sa eskwelahan nila nun, kinabukasan ay pinilit niyang tapusin ang mga dekorasyon sa silid nila. Mula alas 7 ng umaga hanggang sa alas 5 ng hapon ay naging busy ang lahat dahil sa pagpapaganda nga ng kanya-kanyang silid-aralan para sa darating na event kinabukasan. Dahil sa labis na pagkaabala ay hindi na napansin ng bunso namin ang oras. Halos mag-aalas 6 na pala ng gabi. Kaya tumawag na siya kay mama at sinabihan niya na ito na sunduin na siya ni kuya dahil malapit na siyang matapos. Para daw habang naghihintay siya ay matatapos niya na ang ginagawa niya.
Mabilis din naman siya na sinundo ni Kuya dahil pagkatawag niya ay umalis na din ito agad. Subalit pagkatapos na pagkatapos daw ng pag-uusap nila ni Mama ay may narinig daw siyang umiiyak. Nanggagaling daw ito sa loob ng banyo. Kaya dali-dali niya itong pinuntahan at nakita niya dito ang isang batang babae ang nakatayo mismo sa harap ng pintuan. Nakatitig daw ito sa kanya ng masama. Dahil sa takot ay napapaatras na daw siya. Subalit dahan-dahan pa rin na lumalapit ang batang babae sa kanya. Kaya patuloy pa din daw siya sa pag-atras hanggang sa may maramdaman siyang malamig na hangin sa likuran niya. Paglingon niya dito ay nakita naman niya ang dalawang batang lalaki na nakatitig din sa kanya. Dito raw ay mas lumalim pa ang takot na nararamdaman niya. Subalit nilakasan niya pa din ang loob niya upang kausapin ang mga ito. At nasabi niya daw dito na, "Ano bang gusto niyo? Wala naman akong maitutulong sa inyo ah. Dahil iba na kayo sa mga buhay." Umiiyak na daw siya dahil sa sobrang takot. Doon niya daw kasi naranasan ang titigan ng tatlong bata na sobrang sama. At parang may itinuturo pa daw ito, pero hindi niya alam kung ano yun. Hanggang sa unti-unti daw nasisira ang mga inayos niyang dekorasyon. At maniwala daw kayo sa hindi, ay naggalawan din ang mga silya sa loob ng silid-aralan. Sa puntong ito ay hindi na daw niya alam ang gagawin. Iyak na lang daw siya ng iyak hanggang sa mawalan na lang daw siya ng malay at nagising na lang daw siya na kasama niya na si Kuya. Tinanong daw niya si Kuya ng, "Kuya, anong nangyari?" Sumagot naman daw si Kuya ng, "Ako nga dapat magtanong sa'yo kung anong nangyari. Ang gulo ng classroom nyo ah. Akala ko ba tapos ka na mag-ayos dito?" At inilibot daw ni Bunso ang kanyang paningin sa loob ng classroom nila. Kitang-kita daw niya ang pagkasira ng mga inayos niya. Kaya nagsabi na lang daw siya agad sa kuya niya ng, "Tara kuya, uwi na tayo. Ang sama ng pakiramdam ko." Sabi ni kuya ay nakatulala lang daw si Bunso hanggang sa makalabas sila ng gate ng school. Pero bago daw sila tuluyang makalayo ay nilingon pa daw ni Bunso ang pangatlong palapag ng eskwelahan kung saan nakapwesto ang classroom kung saan siya nagtuturo. Pag uwi nila sa bahay ay umiyak na naman si Bunso. Kaya nabahala na si Mama at Papa. Dahil habang umiiyak siya, sinasabi niya kila Papa na ayaw niya nang pumasok dahil talagang natatakot na siya. Hindi daw niya alam kung ano pang susunod na mangyayari pag nagtagal pa siya dun. Medyo naguguluhan sila Papa sa mga sinasabi ni Bunso. Kaya tinanong siya ni Papa ng, "Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Huwag mo sabihing naulit na naman yung dati." Tumangu-tangu naman si Bunso at sinabing, "Opo pa, pero mas malala ngayon." Mula nun ay hindi na muna nila pinapasok si Bunso dahil nagkasakit din ito dahil sa nangyari. Kaya laking pasasalamat niya nang hindi na muli pa nasundan ang pangyayaring yun. Hanggang dito na lang at maraming salamat.
Wow ha, grabe ang kapatid mo talaga. Biruin mo ha, talagang kinakausap niya pa eh no. Pero dapat inalam niya na din talaga yung dahilan kung bakit nagpapakita sa kanya yung tatlong bata no. Sayang kasi yun no, kung ganun lang kalakas loob ko. Naku po, dami ko na siguro nakakausap. Baka nga nakalaro ko pa ng ML yung iba eh. De joke lang yan. Kayo kaya, kaya nyo kayang kausapin kung kayo yung makakakita nun? Sa tingin nyo, kaya nyo kaya? Pa-comment naman oh. Pero bago natin tapusin tong kwento na to, gusto ko lang i-shoutout si Eureka Gale sa pagbahagi ng kwentong to, pati na din dyan sa kapatid mo ah. Grabe yan, paisabi, grabe siya. At pati na rin kay Ma'am Iriza Miguel, Ma'am Christine Santos, Geraldine Villote, Tricia May Yumul, Jessica Minoro, Roslyn Arante. Tsaka sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa mga to, kila Bubblegum, Diana DTV, Dark Hub PH, Tiktilaok Stories, Miss Midnight Horror Stories, Sandatang Pinoy Horror Stories, Lagi Media Files, Kuya Eric TV, Haplos Nanginig. Subscribe na din po kayo dyan. Salamat po. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi uli sa atin ni Eureka, ay huwag kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe para maging updated ka pa sa susunod nating kwento. Hanggang sa muli!